Alright, so pre-boarding na tayo. At this point, nakakapagod na talaga siya kasi, you know, going to the airport, kailangan at least 3 hours, 4 hours, nandun ka na. So the check-in process, the immigration process, the transit process, plus yung travel. Siguro mga total, it's around, it's already around 11 hours past na nasa airport to airport kami. I mean, palipat-lipat ng airport. And right now, boarding na tayo for 12 hours to Philippines. I've never been to this kind of flights in my whole life. Yung mga pangmataasan kasama yung mga bata. And I know I have to get used to this, you guys, kasi ayoko ding mag-travel mag-isa. So anyway, so far so good. Inaantok na yung mga bata. So positive ako na pagkasakay namin ng eroplano, tutulog na sila agad. Ayan si Chico. Tulala na si Chico, guys. Pagod na pagod na siya. Si Auntie din inaantok na. And Calbi as well. Good morning everyone! Hindi na kami nakapag-video pero 2 hours na lang nasa Cebu na kami. So, borlog kaming lahat guys. Sobrang pagod talaga. Pero at least masaya ako at nakatulog lahat ang mga bata. Pati si Auntie. So now they are serving breakfast. We have here omelette and sausage. Halal. Mashed potatoes, fruits and dessert. Ayun, kumakain na si Chico. Back. Lumalapag na tayo sa bansang Pilipinas. And few minutes from now, we will be landing in Cebu. Ayan. Si Auntie nag-convert na oh. Auntie, you're covering yourself properly. Yeah, it's cold. And Chico also. Yeah, Chico is serious. But it's warm. But I can feel the warm. You can feel the warm? Yeah, it's not cold. Ginawa na ni Anting lumpia si Chico, guys. So at least nakatulog ang mga bata. Yeah, they are trying to show us where we are going. Is that okay? But how come last time we had a TV like the one which was standing on a thing which was like at a table? Yeah, but now you can't do that when you are landing. Let's go right now.
One eternity later. Alright guys, nakarating na rin kami ng Pilipinas. Wow. After 10 years ng pagbabiyahe at nakaabot din tayo. And of course, andyan si Auntie Christine, bumababa sa aking ano, sa aking Pajero BMW van. Welcome to Philippines, Auntie. Thank you. And my mama is there, Lola. Yes. Let's go. My sisters are also here. Let's go up. Come. Okay. So, ayan, sinundo tayo ng, at least meron nagsundo, guys. Alam nyo, pinakamasakit sa lahat yung wala nagasundo sa inyo. So, kain muna tayo ng dinner. Andito nga pala kami ngayon sa Davao City. And we're going to have, we're going to have Pinoy food, of course, para kay Auntie Christine. Hello! Good evening! So, let's go. Check natin yung review ni Auntie sa ating Filipino dinner, first time. But by the way, you guys, it's 10 PM ng gabi dito sa Pilipinas. So sabi ko kay Auntie, kailangan niyang iset ang kanyang body clock into Philippines time. Ayan si Lola. Hi! Hello! Guwapo lagi mong dress. Meron ka mo kong baby. Meron ka mo ang chico-chico. Ayan ang aking sister, ang tagdag-donate ng pagkain, ang aking pamangkin, and Auntie is here! Good evening! Maghinay-hinay lang tayo guys, kasi naya tayo dito. Alam nyo minsan, meron nakakilala sa atin dito. Baka mamaya sabihin, ay maingay talaga si Madam Tindera sa Afrika kahit saan mo siya ilagay. Yeah. Okay. Uncle, layuan niyo mo, Uncle! Dapat ang magbayad dool, diri oh. Ayan, dito pala tayo kakain guys. Rebecca's Halal Barbecue. Aba, halal. Very good. Minsan kasi nahirapan ako maghanap ng halal restaurant. But this one is halal. So nandito tayo ngayon sa Davao. Kasi dito kami naglapag ng airport. So dito na rin tayo kakain. Guys, dito pala sa Rebecca's Barbecue House. Merong mga photo ng mga famous na people. Hindi ko lang alam kung mapapicture sila sa akin. Ilagay din nila dyan. Feeling famous? Hindi, ay joke lang. Okay na. Ayan guys, ang kauna-unahang. Ang saan siya tawag, Ani? Dalia, Talia, kay naka... Barbecue. Tagalog. Boy. Barbecue. Ang saan apart? Pizzo. Pizzo. Paani, paani. Auntie Christine, this is barbecue paa. Paa means legs. Right. Ayan. Ayan guys, ang first ever dinner ni Auntie Christine. Hi, barbecue. Hold on, I take a photo of you. You send to your family. To your family. This is what? Tell Auntie. Auntie, this is... it's called... Auntie, isol. Say, isol. Isol means lobot. Chicken bat. Let Auntie hold. Yes, and everything needs to go with a soy sauce and lemon, Filipino version. Wow. That is calamansi. So what is that? It's called isol. And this is the sauce. The sauce. Uh-huh. With calamansi. Calamansi. Tanong na Jerry dito, Tets. Try sa Tets. Pasok mo daan yung ito. Init man. Pag-udaan yung ito. Oh my goodness guys, kinilaw. Long time no see. Hey. Picturean natin si Auntie Christine maghawak ng kinilaw guys kasi walang kinilaw sa Uganda guys. Doon walang isda. A few moments later. Guys, yung first dinner natin, puwet ng manok or isol. Hello, uy. Napay naka-appeal na ano? Buhok. Yan. Wow. Ang pinakasikat na barbecuehan sa Davao. Tama ba? Tama ko dong? Yes, Sora? Yes. Sora? Pinakasikat daw ito na barbecuehan sa Davao, Rebecca's Barbecue House. Forward kay Ashley. Wow. Give me your baso. Ay, ito yung na-miss ko sa Pilipinas, yung lasa ng barbecue. Another.
Ayan guys, closer look ng Wall of Fame. Wall of Fame bang tawag? Yes. Ayan, kita nyo guys, si Duterte. President Duterte. Ah, okay. Tsaka si Inday Sara pala. Pero in fairness, punong-puno ang kanilang wall. Pero katulad nga ng sabi ko guys, dahil hindi nila ako kilala, hindi nila ilalagay dyan. Alright guys. Ayun na din at sa wakas ay nakaupo na tayo. So naku-check-in muna yung lola ninyo kasi meron tayong nag-sponsor ng ating Davao for a Night. O diba, bongga. Alam nyo naman ako guys, makapal yung mukha ko, mga sponsor-sponsor dyan. Hindi talaga ako nagahindi. Guys, choosy pa ba tayo? Tayo na nga yung walang pang-budget. So anyway, meron tayong sinistayan ngayong gabi. Bukas na tayo babalik ng Jensen. And then, tingnan natin anong mangyayari. Kasi ngayon ay medyo masama ang pakiramdam ni Kulit-Kulot. Si auntie naman ay magsiset up lang para makapagpahinga with the kids. And then, we'll continue with our kwento-kwento. Ayun. So, ang daming naganap guys. Ang taas ng biyahe namin. Parang feeling ko walang katapusan sa eroplano. Grabe talaga yung mga long distance na flight. Ah, pero nagpapasalamat ako sa mga nag-imbento ng eroplano. Kasi imagine kung maabot ka ng, 13 to 15 hours sa plane, how much more pag nagkalesa kayo guys? Parang yung unang panahon ba, naaabutan ng 6 months kapag nagabiyahe. Alright, I'll see you on this episode. Ayan guys, unang tinawagan. Ang tawag kasi nila kay Joseph, my guy. Kaya ayan, sabi, hello, my guy. Ali, he's taking care of them. Yes. That is true. Come on, I have 20 minutes. Maybe he went for a field. That's my guy. Dugo ma? Yes, my guy. Alright guys, sa wakas, time check natin. Alas 12 na ng gabi at hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Nag-oversleep ata ako sa plane. At ang aking body clock ay Africa pa din. Dahil ngayon sa Africa ay alas 7 pa lang ng gabi. So normal hindi talaga ako natutulog ng ganung oras. Anyway, nandito kami sa hotel nagpapahinga para bukas makauwi na tayo ng General Santos City. Ayun, kasama ang aking pamilya. And ang mga bata ay nakapag-shower na, si auntie ay nakapag-shower na. Ang una kong pinagawa kay auntie is i-contact ang kanyang mga pamilya at mahal sa buhay at mag-send ng mga pictures kasi minsan nakakalimutan ni auntie. So yun dapat yung priority muna para makahinga naman sila ng maluwag. Ako naman okay lang kasi nasa bahay na tayo, nasa pamilya na tayo. Ayun. So matutulog na kami you guys. Tapusin na natin ang episode ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, sana natuwa kayo, at sana na-inspire kayo sa araw na ito. Ayun. At syempre, huwag nyo kaming iwan sa ating mga sumusunod na episode. Ayun. I'll see you guys and please keep on watching. Kaboom! See you on the next episode. Kaboom! Yeah? Ready?